Ngayon, tuturo ko naman po sa inyo ngayon yung pag-install na printer. Sa installation po ng printer, meron po kayong dalawang cable pwedeng gamitin. Dito po yung pinaka-slot ng printer. Ayan po. Ito po yung inyong cable. USB printer cable tsaka LAN cable po. Opo. Yung USB, yan po yung ginagamit natin sa mga printer. Pwede po yan. Mga Epson printer. Yan. Ito ngayon gagamitin natin yung LAN. Install lang natin yan. Yan po. Nakakabit na po siya. Pag-install yan, mag-add printer lang po ay sa computer ninyo. Okay. Balik natin o. Yung pag-install po ng LAN cable, kailangan po malaman nyo yung IP address ng computer ninyo. Okay po, para yung gagamitin natin port. Pagpasok po doon, punta po kayo sa utility. Punta po kayo sa admin settings. Password nya, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay po. Yan po, hanapin nyo po yung network. Ito po yung network. Nakaselect na po siya. Yung hanapin niyo po yung TCP/IP settings. Yan. Ngayon, ito po yung IPv4 settings po. Ayun po yung gagamitin niya rin. Click niyo po yan. Ito po yung IP address. Pwede niyo po yung gamitin. O baguhin. Okay po. Ayan na po yung gagamitin ko. Ayan dahil yun po yung IP address ng computer ko po. Okay? Okay niyo lang kung ma-install niyo na. Okay niyo lang. O close niyo po. Yan. Hanggang sa matapos po, bulik dun sa dati po. Yan, yun yung pag-install ng IP address dun sa computer po. Okay po, pupunta po tayo sa computer. Eto, mag-install na po tayo ng printer dun sa C280. Okay, napakadali lang po to. Gamit natin LAN connection. Okay po. Ngayon, pag-install, add printer lang po tayo. Device and printer. Yan po. Then add printer po. Then, add local printer. Highlights niyo po yan. Ngayon, kung alam niyo na po yung IP address ng computer niyo, kailangan alam niyo po yan kung ini-network niyo siya o i-installan niyo siya ng LAN connection. Ngayon, meron po akong existing na IP address. Kaya ganina po, naglagay po tayo ng IP address. Ngayon, hahanapin ko po yung IP address na ginamit ko. Okay po. Number 28 po yun. Yan. Ito po yung IP address ko. Then, next. Kung wala po kayo yan, pwede po kayo mag-create ng new port ng IP address. Okay po. Next. Yan. Ayan, I like siya po yung manufacturer. Manufacturer po, hanapin niyo po dyan yung dahil yung brand niyo, Konica Minolta. Ayan po, hanapin niyo po dyan yung C280, C360, o C220. Ayan po yung mga compatible sa kanya na driver. Hanapin po natin. Ngayon, kung wala po dyan available, install nyo po yung ibibigay naming driver sa inyo. Ito po yung available na driver. BSAB, C360, 280, C220. Iyan po yung compatible dun sa unit na yan. Okay? Install natin sa ating driver. Kasi sa driver natin, no, ilagay natin po yan para marin. Then, hub disk po tayo. Ito po. Hub disk. Tapos browse po natin. Hanapin po natin dun sa
Dibiro muna natin ito po. Then, hanapin niyo po yung inyong Honiga Minolta drivers. Yan. PCL po. English. Ito po, Windows 64-bit po gamitin nyo. Ito po. Then, okay nyo po yan. Then, okay nyo po. Ito po. Yan po yung available yung nakakalagay sa CD. Honiga Minolta C360 Series PCL. Text nyo lang po. Then, ito po yung printer name nyo. Honiga Minolta C360 Series PCL LED. Okay, pwede nyo pong baguhin yan para hindi po kayo malito. Gawin nyo po siyang Honiga Minolta C280. Pwede po yan. Yan po. Then next, para madali nyo po makita sa desktop nyo o sa printer nyo po. Ayan po. Then, next nyo lang po. Print natin yung test page po. Pagka okay na po siya, mapapansin nyo yung copier natin. Nagbiblink po yung data o yung sa ila yung letter C. Printing na po yan. Ibig sabihin po, na-install natin yung printer. Close po natin. Ganito po yung lalabas nyan. Yung Windows print test page po. Okay? Finish nyo po. Yan. Ngayon, eto na po yung naka-install sa atin. Eto na po. Highlights ko yan. Then, set natin ng default natin printer. Para madali tayo makapag-print. Okay po. Close ko na po yan. Ngayon na po yung printer natin. Ngayon, subukan na natin mag-print ng mga papel. O ng image. Sa kanya ng iba't ibang klaseng papel. Eto po, subukan nun natin yan, i-print. Okay? Gagamitin nun natin muna, bond paper. Print. Ayan po, C280 yung printer natin. Okay po. Yung importante po yung original size nyo. Okay? Pagka original size nyo at meron po dun sa printer nyo na papel, ibig sabihin, ready to print na po siya. Print natin agad. Ayan po, nagpiprint na po uli. Tingnan natin po yung image. Ito po yung kanina yung test page natin. O yung printer test page po. Then, yan po yung pinarit natin image. Ito po. Ito po yung image na pinarit natin sa kanya. Ngayon, ganoon din po. O yung sa Xerox na ginamit natin kanina, gumamit tayo ng Morocco paper, gumamit tayo ng acetate, gumamit po tayo ng sticker. Pwede rin po yun sa printing. Kasi lahat po yun dadaan dito. Ang 12x18 na papel. Okay po. Yung 12x18 na papel, ito po yun. Ganito po kalaki. Pwede po ito. Lalagay nyo nga po dito sa papel. Ngayon, kailangan alam nyo rin po yung tick niya. Importante po yun. Subukan na natin sa pinakamalaking papel. 12x18, paper size po. Ito yung paper type. Babaguhin niyo po yung paper type po. Kailangan baguhin niyo po yan ng thick one. Okay po. Then, okay. Standard size. Hanapin niyo po yung 12x18. Ngayon po, 12x18. Then, okay niyo po. Okay niyo ulit. Balik niyo sa normal.
Ayan na po, 12 by 18, tick 1 na po siya, yung papel niya. Okay nyo lang po. Ayan na po yung nakaset natin sa papel. Wala na po kayong babaguhin dito. Kung hindi, doon na po kayo sa computer magbabago. Pag mag-print po kayo. Ang babaguhin nyo lang po dyan, yung papel. Okay po, napaka-importante po niyan, yung papel na yan. Subukan natin mag-print ng ibang image po. Eto po, subukan nun natin yung i-print. Print. Pwede nyo pong baguhin yung paper size nyo. Ayan po. Yung paper size nyo, hanapin nyo po yung 12 by 18. Importante po yun. Ayan po, 12 by 18. Yung paper type nya rin, kailangan parehas po sa copier ninyo. Ayan po, ah, naka-tick 1 po tayo dun. Gawin natin tick 1 din po ito. Okay, yan po, tick 1. Yan po, para sa po silang tick 1. Pwede nyo na po siyang i-print. Yan. Yan ang kalaki yung papel. Pwede nyo yung i-print yan. Doon sa bypass. Double check natin kung ano nangyari po dun sa printer. Punta uli kayo doon. Change settings. Tingnan natin ulit. Dapat, ayan. Okay lang po. Nabasa niya na po. Yung size 2 ng papel. Kailangan tugma po. Yung paper type niya dyan. Tsaka paper type niya rito. Paper size niya sa computer. Paper size niya sa tray. Ayan po. Nagpiprint na po siya na. Medyo mabagal po yan. Dahil malaki po yung papel. Pakalawa. Pakapal. Ito po. Ito po yung sample printout niya. Sa 12 by 18 po. Pwede na po kayong gumawa ng kalendaryo. Okay po. Ngayon, subukan natin po sa sticker. Ito po. Medyo glossy itong sticker na gamitin natin. Pwede po ito. Yung sticker na ito. Ito po yung limit niya, kaya sticker. Ngayon, yung sa pag-load ng sticker din, ganun din po. Yung image o yung pag-pipritan niyo po, naka-face down. Nakaganyan po sa tray. Okay po. Pag-load yan, ito po. Okay? Baba din. Babaguhin niyo po yung paper type niya rin. Mas manipis po yan. Para hindi ubit mas luto. Special paper. Katulad kagaling na yun. Ginamit natin sa photocopy. Yan. Special paper. Paper size standard. 18x11R. Yan po. Then, okay niyo po. Yan po. Okay niyo ulit. Balik niyo ulit. Uli. Wala po tayong babaguhin sa computer, sa copier. Doon na tayo sa computer pupunta. Okay po. Pwede po kayo mag-print niyan. Subukan po natin ulit. Hanap po tayo ng pwede natin i-print na medyo maganda. Ito po. Pwede po yung i-print natin. Okay. Print. Baguhin nyo rin uli yung paper size po. Paper size 18x11. Yan po. Tapos yung paper type din. Kasi naka special po tayo dun. Yung type natin. Special type paper po. Yan. Special paper. Okay. Yan po. Pwede nyo po siyang ipit o hindi. Huwag natin ipit para medyo ano siya. Yan. Pwede nyo po yan, i-print na natin. Full page po yan, ganyan po itsura nyan. Ngayon, kung ano po nangyari. Ayan. Mali po yung settings ko ng papel. Yan po, ganyan po mangyayari. Parehas po sila ng settings ng papel.
sorry, ng size ng papel, pero yung position magkaiba po. Naka-landscape ako, pero yung hinihingi niya, naka-portrait. Gagawin natin yung portrait, yung papel natin, sa frame. Napaka-importante po niyan. Ayan po, inaayos ko lang yung position ng papel, pag-print na po yan. Ayan po. Ito po yung resulta. Ayan na po yung printout natin. Sticker po yan. Bubuksan ko po. Papakita ko po sa inyo. Na sticker talaga. Na dumidikit. Ayan po. Sticker po. Okay po. Ayan po yung magagamit niya sa photocopier na to. Ayan. Sticker po yan ha. Ngayon, try natin yung iba pang type ng papel. Sa Morocco paper. Ito po, dito po tayo magpiprint. Ito, ginamit ko ito kanina, thick one. Size po ng papel, 18x13. Subukan natin na paper type, baguhin natin, thick one. Ayan po. Pero yung size niya, naka-auto detect dahil malalaman niya na kung ang sukat ng papel niya. Naka-log. Okay po. Yung thick lang ang babaguhin niya, hindi niyo po malalaman kung gaano kabigat. Ayun po yung manual. Okay na po. Nakatikuan po tayo. Third by 18x30. Bukan natin mag-print. Ayan po. Ulitin ko po ulit. Kailangan nyo pong baguhin yung paper size nyo. Importante po talaga yan para hindi nakita tayo doon. More, para kung wala ko yung papel, hanapin nyo yung 18.5x13. 18.5x13. Yun po. Then, okay. Paper size nyo. Kailangan baguhin nyo rin po yan. Thick one. Ulit, print natin. Eto po. Ayan na po yung printout natin. Okay po. Pwede rin po kayo mag-print yan ng document back to back. Pwede rin po yun. Susubukan po natin. Pag-print po ng back to back o image, kailangan dalawa po yung image ninyo. Subukan po natin ito para makita nyo po. Yan. I-print ko po ito sa kanya ng back to back. Plain paper lang yan, short band paper. Subukan natin. More. Yan, 18x11. Then, yung paper type, plain paper lang po. Ngayon, na-setup ko na po ulit yung lagi yung sinisetup. Magdadagdag po tayo ng setup uli para makapag-print ng back to back. Punta po tayo sa option. Printer properties. Yan po, layout. I-click nyo po yan. Tapos punta po kayo dun sa print type. One-sided, gawin yung two-sided. Ayan po. Yun po yung magiging printout nyo. Nakatupay. Kung one-sided lang po, nakababa lang siya. Ngayon yung two-sided niya, yung second image, mapapansin nyo nasa ilalim. Okay po. Ngayon, pwede na po kayo mag-print. Okay nyo? Then print. Ayan po, automatic na po siya. Kasi meron po tayong short band paper doon, plain paper, nasa LCT. Ngayon, tignan natin yung output. Ayan na po. Okay po. Output niya. Ayan po, back to back na po yan.
Ngayon, pwede rin po kayong maglagay ng, subukan natin maglagay ng watermark po sa kanya. One-sided lang tayo, tapos watermark. Then, print nyo. And same original pa rin. O same size pa rin. Option lang tayo, dagdag tayong option. Printer properties. Punta po kayo sa stamp composition. Stamp composition, gawa po tayo ng ano po, ng tawag dito. Bago pong kanyang ano. Yan. Mag-add po tayo ng bago nating watermark. Ayun, no? Add tayo. Copier online. Yan po. Personalized, pwede rin po. Depende po sa inyo. Okay, add. Ayan po. Lagyan natin ulit yung dito sa baba. Ayan. Add. Ayan na po. Meron na po tayong cover online. Ito po yung gagamitin natin yung watermark. Ayun po, copier online. Copier online na po yung lalabas. Okay? Pagka gusto nyo baguhin, baguhin natin. Yung madaling nyo makita. Kasi yung image natin yata, kulay yan eh. Kulay pula. Ah, yellow, sorry. Gawin natin kulay green. Yan po. Yan po yung copier online. Okay? Eh, tatap natin. Ayan. Eh, angel, pwede nyo pong baguhin. Ito po. Papansin nyo, umiikot po siya. Ayan. Gawin natin 45 degree lang. Positive 45. Ayan po. Nagawa na natin. Pwede nyo pong lakihan yung image o yung font. Kaya natin no. Ayusin natin yung angle para pumantayo. Yan. Okay, pwede nyo pa po siya yung baba. Yan po. Nakayag na pa natin yung font para kitang kita. Okay nyo lang po. Yan. Nakagawa na lang tayo ng watermark. Okay nyo po. Then, print. May lalabas po dun sa layout natin kanina o yung image mo. Pag print out niya, may copier online na nakatagilin. Ito po. Ito na po yung tulips. Then, may copier online yung sa gilid. Ito po. Sa gilid pa yung pa-angle. Eh, yung watermark. Pwede rin po kayong maglagay ng watermark. Back to back. Pwede po yun. Depende po sa gamit nyo. Okay po. Ngayon, sa tuwing gagamit po kayo ng printer na yun, yung printer nyo po, kailangan nyo po, kung mag-print po kayo lagi, huwag nyo po agad na i-start o print agad. Tignan nyo lagi yung option. Baka po kasi nakalagay pa po sa watermark. Katulad doon yan, naka-watermark pa po. Pwede nyo nang tanggalin yan, no? Tanggalin nyo yung, i-click nyo po yung yung check para wala nang watermark. Okay po? Then, okay nyo siya. Yan. Wala na po yun. Kaya ganun din sa kung back-to-back. Kasi baka naka-layout po siya ng back-to-back. Ibabalik nyo rin po yan sa normal, kailangan. Kasi pagka hindi nyo po tinignan yan, mangyayari po doon, time to time na magpiprint kayo, back to back. Ibig sabihin, naka-check pala po yung back to back niyo po. Okay? Sa quality, pwede po kayo mag-adjust yan ng color. Pero karamihan yan, naka-auto color. Ganun din, may grayscale to colors din po siya. Katulad din ng copier. Tapos, yung color settings niya, depende po sa inyo. May photo, mayroon pong DP, web, yan po. Document lang o, mas maganda, okay na rin po yan. Yung ngayon pattern, pwede rin po rin baguhin. Ayan po. Fine. Para mas maganda o. Maximum compression, dyan po yung image. Yung kumbaga, yung increase contrast. Best quality nila o. Para medyo light lang siya.
Okay po. Ayun po yung iba niya pang application dun sa copier. Wala na po kayong gagamitin o gagalawin sa copier pag nagpiprint. Dito na po kayo gagalaw sa computer niyo o sa desktop niyo. Diyan na po kayo pag a-adjust. Okay po. Close ko na po siya. Okay na po yung demo ko. Maraming salamat po.